1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay na. Karoon na ng problem kanina. Sana huwag mag-restart. GG. Pinagpalitan natin, nag-restart yung laptop natin mga brother. Ayan. Pero ito okay na. We'll head on to our pickings na mga brother, no? Huwag na natin patagalin to. Tama ba? Tama ba? O, tama. Tama pagkakapangalan ko. Okay. Good shit mga brother. So now, putang ina. Yan ang sinasabi ko, man. Teka lang ha. Naglolo ko yung ano ko ha. Magre-recon ako. Re-recon ko yung ano ko. Re-recon natin to mga brother. So pickings pa lang naman mga brother. Ito yung sinasabi natin technical difficulties, no? Bear with me mga brother. Login tayo ulit. So, this is a game 2 na mga brother. Ah. Game 2 na to ng ating best of 3 series mga brother. No? Sa lamang dito, ang team MYMP Excelsior with a 1-0 lead, 1-0 lead mga brother. No? So, wait na natin men. Nandito naman yan. No? Meron tayo isang cellphone mga brother na host din doon. So, ito, re-recon ko lang naman to. Re-recon ko lang naman. Aray ko. Re-recon ko lang to. Bilis lang to, men. Pero so far, mga brother, as I discuss ko lang sa inyo, ang ban dito ng MYMP is Atlas and then the Louis. Then ban naman dito ng Arvin Lampinsaga po is the Uranus and then the ano Uranus and Selena. Ayan. So, nag-record na tayo. Ayan, mga brother. So, we're back now here. Sana wag na mag-restart, please. Nakikiusap lang tayo, mga brother. No? Sana wala nang aberya. Aberya lang naman ang problema. Ah. Yan, sige nga. Hopefully okay na tayo mga brother, please. Yun lang. Pero ito nga mga brother. Sa ating blue side mga brother for the team MYMP. Ayan, umeno. They always go for the Hilda and the Now, medyo nagiging clear na kung bakit yan lagi yung pinipick nila without even picking any tank. Diba? Without picking any tank mga brother. First pick put. Fuck man. Ewan ko ah, Hilda first pick. Ewan ko kung siniseryoso nila yung game or not, mga brother. Dahil first pick Hilda, you have plenty of picks in the pool of heroes. Pero you go for the Hilda. So, I don't know, man. Talagang, kung talagang siniseryoso nila or they are trying to experiment something out para sa MPL qualifiers. Dahil ito, isa to sa mga pang-wow lang, pang-wow factor, no? Hilda pick. Lahat ng laban ng MYMP so far, they have Hilda. Then, let's see kung paano ka-counter ito. Sana ma-counter ito na maayos kasi kanina kinounter nila using the Masha. Pero, kasi masyadong mobile. Pagdating sa rotation dito naman mga brother, sa rotation ng MYMP, cautious sila mga brother. Alam nila where to rotate. Alam nila kung saan sila pupunta. They are careful, diba mga brother? Plus, they know kapag gumang sila, dapat patay. Tapos, that's objectives, no? That is a powerful trait na meron ng team MYMP so far, mga brother. Kasi, if you have a proper rotation with your team, paniwala kayo, mga brother, everything will work out fine kahit ano pang hero nyo. Kasi, if you can pick off, then take objectives, you'll take the map control and slowly but surely you'll have items and then pag nagkaroon na ng items na ng mga core nyo expect na talaga matidelay na ng gusto ang kalaban. So ito mga brother, Harit has been banned. Ayaw na nila mga brother ng Harit kay brother Dre. So tingnan natin kung ano maibaban pa dito ng team MYMP. Siguro tingin ko binaban na lang nila yung pwedeng maging problema nila during clashes, no? Yun na lang talaga, like Louis and Atlas, diba? Yung mga crowd control na skills coming from both of those heroes, ayaw nilang i-deal with na. So, they went for banning them. Now, they ban. So, they went for the export ban, mga brother. So, good shit din, mga brother. So, nakita nila, baka maging problema kayo ng export. Baka ibang, kasi export is good against
Esmeralda mga brother for the sustain. Pero depende sa gumagamit ha. Siguro pag naka-item ng Ice Queen 1 and then Glowing 1, okay yun. Masakit na para kay Esmeralda yun. Lab kalaban. Pero ito nga, Yuzong is now has been picked dito by team Arvin lang kit sa gapo, ha? Puta, kala ko mag-ano eh, Odette pa eh. Lilia is okay. Maintindihan mo yan. Pero yung Odette bigla, no? Karina. Kapon may Uranus Funnel, men. Pero ito, tignan natin, ha? Hindi. Kala ko, magiging iba na. Kala ko, Karina Funnel, eh. Let's go yun, ha, brother. Diba? Pero ito, men. Ling has been picked. Tignan natin kung paano mangyari. Lance naman on the other side. Again, last season, I told you, mga brother, if you're using Lance, make sure na you go aggressive sa early game. You need to be aggressive, take kills, get objectives, farm most of the time, and i-block nyo yung possible late game dito coming from the Ling, kasi masakit si Ling mga brother sa late game, no? Late game kaya mo nang i-deal with tong Lance mga brother. Depende kung sino mauna, paunahan na lang talaga yan, no, mga brother. Now let me introduce both teams mga brother, yan ha. Yung sinusuportahan nyo mga teams, alam nyo na, comment down below mga brother. On the blue side mga brother, we have team MYMP Excelsior, we have Wendell for the Thamus, Tore for the Hilda, Dre for the Ling, Banting for the Lilia, and Pinipining Marikith, the TP King mga brother, for the Esmeralda. Now on the red side mga brother, we have Arvin Langkit sa Gapo, Venkuti Batuti for the Hylos, Kisi for the Lancelot, Kurt for the Johet, Liam for the Yuzong, King QT Forever for the Valir. So let's see mga brother, anong adjustments ang gagawin dito ng team Arvin Langkit sa Gapo. They have seen what MYMP can do and is capable of doing. So they should make adjustments. Now si KC nag-core na. Maganda yan. Kasi si KC, because KC is really a core and a mid laner mga brother. So siya nag-tank just to watch over kung anong gagawin, kung para magkaroon siya ng command, diba, for the team. Pero dito he will now take the core mga brother. So let's see, let's move on to the land of LOL mga brother. Let's see what Arvin Cute lang sa Gapo will do and will adjust dito para sa game na to. Mahirap to ha, kasi may mabilis na mag-clear ng minion wave, which is the Lilia. Oh, are they going for the invade? Oh yeah, 4-man invade to mga brother, medyo delikado ata to ha. Pero hindi, ito mabilis mag-red buff to mga brother together with the Johet mga brother. So walang problema. So check out lang nila, tingnan natin kung tutuloy nila yung pag-invade, kasi alam nila nandito pa sa red yon. Kailangan bumakat na dito pagka hindi. So wala na mangyaring mga brother na invade. Pero ito, tingnan natin, ang lalim ng pwesto ni Tori dito ah. Masyadong malalim to mga brother, wala pa naman siyang flash ang flicker dito. So he needs to get out mga brother. Masyadong malalim dito ang galawan ni brother Tore. Wag na, mali ang galawan doon mga brother. Tore is down. Banting din, medyo delikado mga brother, pero may flicker siya, so flicker out lang. Whilst ito, tingin ko ginawa nila yung mga brother just to avoid being invaded dito, since may Hylos kasi pag may Hylos ka, the capabilities of Hylos plus the Valir malakas, kaya siguro ang ginawa nila, imbis na sila ang takutin, sila na ang unang nanako dyan mga brother. So ayan, tignan natin mga brother. Maganda rin yung move na ginawa nila na yun ha. Medyo mautak din yun. Baka ewan ko kung gano'n ang play nila, play talaga na nasa isip nila. Kasi yun ang nasa isip ko, na pwede silang invade since you have Hylos and then the Valir, yung possibility of being ganked mataas. Kaya they went for an aggressive early, kahit kapalit nun eh si brother Tore, no? So one kill is enough para ma-secure lang yung blue and a red buff mga brother. So ito brother Kisi going in against Wendell, medyo delikado ata, pero 4-man to, hindi na itutuloy kasi makunat tong ating Thamus mga. Pero top lane delikado si brother Kurt. Tingnan natin, makakamambaut pa brother Kurt, medyo nakamambaut. Pero ato, gado na eject from Doom plus na smart missiles coming from brother Kurt with the gameplay mga brother. Dre down, patay ang ating panel mga brother. Good shit doon coming, good gameplay man, a wise gameplay doon coming from brother Kurt. 0-2 lead na mga brother lamang, pero top lane napatay pa nga, bawi lang mga brother. Revenge shooter the second time around, yun ang ipinakita ni brother Binibining Marikit ngayon. Dre medyo mahihirapan, wala siyang buff, so he needs just no farm. Pero ito ang lalim masyado dito ni brother Tore. Anong Tore, di ka na namin iindahin, alam na namin ang capabilities mo. Yan na
Kisi going for the kill, mga brother. Kisi now has 101, mga brother. So, ayan, naka-ano yan eh. Ah, naka-killing spree. So, no need. Pero ito, bottom lane. Liam against Wendell. Pero may backup na, brother. King Kitty forever. Dragon 4, tingnan natin. Patay. Down, Wendell, mga brother. So, we have 1-4. Lamang na dito sa kills ang ating team. Arvin lang kinsaga po. So far, everything is going well for their side, mga brother. Dahil, nakil sila continue. Masyadong nagko-commit. Masyadong malalim. Masyadong... alam mo, they are being overconfident pagdating sa ano nila, sa gameplay nila. So they need to be careful, mga brother, kasi slowly Kisi is farming well, mga brother. So tingnan natin nga item niya. Raptor Machete Max na to, panigurado. Pero ito, BNQT Batuti will try to go to for the invade, pero hindi niya na naabutan, masyadong late na, mga brother, with Banting. Pero ito, ha, no worries dito, mga brother, for the side of MYMP, kasi mabilis mag-clear ng mga minion wave to si brother. Itong ating Lilia, pero itong Falling Star Moon will be activated ata, mga brother. Pero ito, may clash na. Brother Torre, masyado malalim. Ito pang ating natin. Turn Rose, mga brother, masakit din. Ang banat doon ni Brother Kisi. Kisi killing doon si Brother Torre. Pero ang ganda ng support coming from Brother King Cutie Forever. Nagkaroon sila ng mga change roles dito, mga brother. Brother Dre, papasok ba si Brother Kurt? Kurt, ang ganda ng backs doon against sa Brother Dre. Ling is... pinapahirapan nila ang galaw ng Link dito, mga brother. Counter after counter, mga brother. Hindi makapasok dito na mabuti ang ating Link. Kurt against sa binibining Marikit. Tingnan natin kanina si Marikit. Malakas tumipi. Tingnan natin kung titipian nila to pabalik. Bottom lane naman, tamang sustain lang, tamang clear ng waves lang. Wendell can do this. Pero Liam is very tanky too because of the passive, mga brother. So he can regen most of his HP pagka during clashes dahil dun sa bar na dun sa ilalim ng HP niya, mga brother. So ito, tingnan natin. Rotation after rotation, mga brother. Sino nakakuha? Nakuha ni brother. Pero ito, Falling Star Moon. Pero ito, activated na ng SS ni Brother Torre. Pero hindi, naka-out na lang dun si Brother Kurt. Kurt with the Mamba outplay, mga brother. Hindi nila mahuli-huli to si Kurt. They need to... Pinipilit ng MOMP na makakuha sila ng kill, mga brother. Just to take the lead, pero ito, Brother Kurt, malalim. Naku po, Brother Kurt will go down ata against Brother Dre. Kurt down, mga brother. Dre killing Kurt, mga brother. So far, maganda. 1-1, nakakuha siya ng kill. Pero ito, naka-killing spree din yan. Hindi yan naka-bounty hunter. So, bounty hunter, wala, mga brother. Kahit kill yan, onti lang bigay na pera niyan. So, ito, Lance, backing up the tower, top turret. And then, box out coming from, and zoning coming from Brother BNQT Patuti. Ito, bottom lane, tignan natin. Very stalemate lang, mga brother. Clear minion wave unless may mag-rotate sa kanilang lane. Pero mid lane, tingnan natin, magkakaroon na dito ng blue buff ang ating Arvin lang kitsaga po. So dito si Torre, just to avoid, mga brother, na may mag-invade kaya sa kanilang lane, eto manggugulo siya. Pero to ultimate team, Falling Star Moon, tingnan natin, Black Dragon popped out, mga brother. Patay ang ating Kisi down, mga brother. Wala nang laser, wala nang panel. Pero to patay ni BNQ, di patuti ang ating Hilda. Pero to alamang na lamang dito ang kulay ng pula, mga brother. Sino madadown? Dre killing the Hylos, mga brother. Brother Liam buhay pa. Grabe naman yung sustain, mga brother. Si Dre medyo malalim. Patay doon si Brother Dre. Dre down against King Cutie Forever together with Kurt and then Brother Liam. Naku po, napagtulungan, mga brother. So we have 4, naku po, 2 kills coming from Team MOMP, pero 4 ang kapalit doon for the side of Arvin ng Kitsaga po. So far, maganda kasi nakuha nila itong Valir. Maganda ang Valir, mga brother, for this kind of clashes, mga brother. Lalo pag hindi mo napansin. Tapos, meron pa tayong Hylos na kaya mag-sustain ng damage. So, maganda ang ginagawa nila. Although, namatay si Kisi, bad news yun for the Team Arvin, mga brother. Pero, at least, they went for the kill na 4 naman ang kapalit. So, walang masyadong pag-aalala. Now, they will secure the turtle buff, mga brother. Torre going aggressive against BNQT Patuti, trying to just minimize the HP off. Pero ito, tingnan natin. Brother Liam, will he back the clash, mga brother? Tingnan natin ito, ha. Tingnan natin, Black Dragon 4 has been popped out, mga brother. Banting, medyo malalim, pero may SS pa nga. Makakataas pa ba ito? Pero ito, Kurt going in, pero nakapag-clear out si Banting. Banting, medyo malalim, pero dead! Tinamang pangalan, Torn Rose doon, coming from Brother Kisi. Kisi killing, Banting, mga brother. Banting down. Now, mid lane turret, matawawala na rin. Pero ito, sa bottom lane, maganda yung ginagawa ni Brother Trey. Nahirapan ako ngayon. I need to go for segways. I need to farm as fast as I can, 'di ba? Don't go for clashes for now, mga brother, dahil so far nahihirapan si Brother Dre, mga brother, ha. Nahihirapan siya. So let's see, let's do an item check, mga brother. So dito ang ating naka-heptasis na dito ang ating Lancelot, mga brother. Then whereas ito papunta pa lang, pumasok si Brother Torre, pero hindi niya alam, nandun pala si Brother Kurt. Kurt, backing up, Brother King Cutie Forever, saving his ass, mga brother. So, yan na, walang nangyari, walang masyado nangyari, nagparamdaman na ng damage, mga brother. So, ito, tingnan mo naman, si Brother Dre is
Wala pang ano, na, Max Raptor Machete, just going for the endless battle, mga brother, trying to farm, mga brother. Pero top lane, natikpang ni King Kitty Forever, connection, connected with Brother Kurt, take down nila ang ating Esmeralda, pero itong brother, they trying to kill Brother King Kitty Forever, pero hindi niya matitake. Pero itong si Brother Banting, medyo delikado, torn rose, mga brother, sakit ng damage, mga brother Banting, going for first and second skills, tignan natin, sumasabog ang mga bomba, hindi na nila i-chase, mga brother. Good shit doon, Wendell going for the mid lane, mga brother, pero bottom lane dito, tama nga, segue na si Brother Liam. Liam, ha? Si Liam naman dito, naka Blood Dust Axe na, going for the Queen Swings, mga brother, pero to top lane, tignan natin anong mangyayari, mga brother. Tignan natin ito, ha? Kisi killing our Banting, mga brother. Tore, medyo delikado ang sakit ng crowd control coming from our Valir, mga brother. They are trying to secure this win, mga brother, and taking control of the map so far. Wala, this is a one-sided match, mga brother, so far. Parang game 1 lang din. Lamang na lamang dito ang Armin lang Kitsaga po. They are retaliating, mga brother, badly against MYMP. So, tignan natin, mga brother, top lane, Falling Star Moon will be activated. Pero hindi, eject 4! Plus the SS, plus the Smart Missiles, mga brother. Hindi uupra yun, Brother Kurt. Aggressive gameplay, ha? Maganda yun, mga brother. Pero ito, si Brother Dre, hindi siya makatake ng kills, mga brother. Hindi siya binibigyan ng opening, ha? Cause Kurt, makikita nyo, mga brother, Kurt is zoning. Kurt is zoning our Ling dito, mga brother. Pag nakita niya, he will go for the SS, mga brother. I-SS niya lang si Ling para mawala dun sa kinatatayuan niya, mga brother, and to avoid any gank or any clash na unnecessary para sa team nila, mga. Pero ito, Brother Wendell, medyo delikado pumasok si Brother Dre, pero ito, Tempest of Blading activated just to get out. Patay doon si Brother Wendell. Wendell's the casualty, pero Banting sinasalo ang Thorn Rose, pero ito, Falling Star Moon pumasok din, mga brother. Brother Kishi, medyo delikado dito, mga brother. Makapasok ba, mga patay? Hindi, patay pa nga doon si Brother Dre. Ang ganda naman ng galawan doon, mga brother. Kishi and BNQT Patuti plus the support of Valir. Naku po, ang ganda, mga brother. Ang ganda ng ginagawa. They have taken control of the map. They have taken control of the game. And yan ang sinasabi ko sa inyo, mga brother. Using Lance, you should be aggressive, mga brother. Be aggressive. Kaso nga lang, naging aggressive dito pa nga. Kurt, tignan natin with the ejector. Plus, with the help of King Cutie Forever. First kill, plus the Searing Torrent, mga brother. Masakit yan. Ramdam na ramdam nila, mga brother. Naku po. Actually, naging mas aggressive pa nga ang team MYMP on early stage of the game. Pero, diba, what we saw, mga brother, a while ago is sa kada aggressive gameplay dito ng team MYMP, mga brother, ang nangyayari, sila ang napipita. So that was a problem, no? There was no conclusive ganks na nangyari for that side of MYMP. So ito na, wala pa kaka-endless battle pa lang dito with a 4.8k farm. Pero tignan mo naman, 8.1k na for the Lancelot, going for the BOD, mga brother. Endless battle BOD. Ayun ang sinasabi ko sa iyo, Brother Dre. Pag nakita niya si Brad, pag nakita ni Kurt si Brother Dre, SS agad habang naka-ejector, para pag napababa niya, kaya niya ma-ejector, plus smart missiles. Maganda ron, smart gameplay din coming from Brother Kurt. So hindi niya na pabibigyan ng chance, mga brother. They won't give a chance for team MYMP. They want game 3 so bad, mga brother. Kaya Lord na lang kagad, wala nang habang ito, box out lang, no? Box out lang dito ang si Brother BNQT Patuti. Maganda to. Maganda to, mga brother. Ito na. Bumabawi na ng TPTP Gaming tong team Arvin ng Kitsaga po. Kanina tinitipian nyo kami, ha? Nagkamali lang kami. Nagkaroon lang kami ng miscommunication. Tank ako kanina, sabi ni Casey. Ngayon ako na magkukor. Papakitaan ko kayo kung bakit akong top global Lance at top global Harit, top global Ling. Papakitaan ko kayo, mga brother. Ito na, Black Dragon form being activated. Falling Star Moon activated ba? Hindi na. Na-cancel na, mga brother. Pero ito, mega kill coming from my brother Casey. Going in, ang lalim masyado ni Brother Casey. Pero ang ganda naman nandun ng mga puncture moves, mga brother. Kyrie Irving moves, mga brother, coming from Casey. Pero ito, Casey will go down against Ray ba? Mga brother, pero hindi. Tignan mo naman yung ejector coming from Johan. Alam niya na, hero lock na this, mga brother. And tower lock na this, mga brother. At natitira na lang si Brother Wendell. Masama ang lagay. TP in, TP that, mga brother. TP this, TP that. Ayan na, sinasabi ko sa inyo. Nako po, game 2 goes to our team Arvin lang Kitsaga po. All 1 na ang ating standing. Good shit coming from both teams. Ang ganda na, ipinakita na lang dalawa. Ang ganda nun, man. Holy shit. Woo! Woo! Ang ganda nun, man. Putang ina. Okay, game 3, man. Huwag niyong ginagalit si KC. Ayan na, nagsabi na si ang team ng roster, huwag niyong ginagalit si KC, sabi niya. Pero men, ang ganda ng pinakita doon.
alam nila, ayun ang sinasabi sa'yo, pag may lance kayo, be aggressive, take the early game, and they did that, mga brother. They did that, mga brother, without any, without doubting themselves as a skill.